Okay, thank you, Kuya Dear. Kami sa time po lang tayo po kayo. Usahin po natin. Sino nagpasa na ito? Tayo po na yun. Sino nagpasa kami ng... Okay, lang tayo po. Sino nagpasa ng Bible? Sino, kasi na wala sa group chat dito. Okay, wala. Masasama namin kayo. Huwag inaalis, ha? Chat na lang yun. Nahihiya pa kayo. Okay, so usahin natin. Matapos po natin dito. Kaya nyo magpasa ng English? Gaya ko kayo. Hindi siya Tagalog. Maganda English. Masanay na tayo. Okay, dito tayo sa... Isa natin dito sa... 17. So dito lang tayo natapos actually sa last time sa 18. Anyway, tuloy natin ito hanggang 26 na lang. Okay? So ready? Ako muna. Salitan tayo. Then kayo. Okay. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ayaw. Whosoever therefore shall break one of these commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said by them of old time that thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Rapha, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in the danger of hell. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembrance that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into the prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Okay, then yung maabot natin yan, pero ang focus lang talaga natin today is ito. Sabi dyan, called great in the kingdom of heaven. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita again. Maraming salamat sa bilang na ito po din natin dahil sa ibang bagay. We pray na maalala po sila, Lord. Hindi natin ito pang isa. Lalo mga andito, Panginoon, magpalaan niyo, Lord. Hindi pa kailangan ko siya lang. Naligtas din po, Lord, sila mamaya. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ako po rin po. Okay? Lord, please. Good morning sa lahat. So, sa din ang ginasa, Pastor Reyes. Okay, so ginagatang Bible study tayo dito. Maraming church service, so importante lalo sa inyo mga atente natin. Mamaya siya na namin kayo mga magigitas. Anyway, ang kwento dito is mga sa iba na taga na natin sa Matthew 5, no? Kasi napakamalaman nito eh, actually. Kasi ito yung mismo, hindi lang siya Bible, ito yung mga kataga talaga na lumabas sa bibig ni Jesus. As in, nag-preach siya, nagtuturo siya. So, ano expect mo doon? Marami ka makatutunan, di ba? Malaman yan. Kaya, i-recap ko lang ha. Ang pinaka-importa rin dyan, yung mga beatitudes na pinatawag, yung mga dapat natin, dapat tayo. Ay, babalikan natin kasi ito mamaya, you know? So, balikan ko lang mabilis ha. Sabi dyan, blessed are the poor in spirit, but mourn, meek. Okay, mga humble dapat tayo, di tayo mayabang. And then, especially yung mga gutom na gutom, parang kanina po, may kausap ako ng Amerikano, kachat ko lang, may mission daw sila sa mga Muslim, Turkey. So, kaya tuwa-tuwa yung mga kaibigan niya doon, kasi yung mga Muslim, may kilala mo kayong Muslim. Okay, parang kayo din eh, no? Lahat ng tao, gusto nila salita ng Diyos at dapat eh.
Minsan tumatanggi yan, pero lalo may maganda, bata pa kayo, hindi pa kayo napupulyot no, ng mga kabastusan, kalokohan, kasinungalingan. Yun yung the best time para kayo ay matuto na salita ng Diyos. Ngayon, may konti ng kalokohan kayo malam, mako-purge naman yan eh. Okay, baka ma... Pag yan, alam yung purge, sino pinulga dito ng nanay niyo? Wala, yun ang mami. Alam niyo yung pulga? Pag maraming bulati sa pwede, oh, umuusap mo ngayon yan. Alam ko, mayroon pa rin yan eh. Lalo pag may nakakasakit ka, siya ano, ito, pinulga to eh. Kasakit pala siya ano. Pero, pag sinabi pulga, ilang ka ng gamot para yung mga bulati ay mamatay. So, nililinis yung katawan natin. Actually, tayo, pag nililigo ba kayo? Salamat naman. So, bakit yan nililigo? Para maging malinis. Kasi nung pagpawis na pawis ka na, mamaya, pati damit mo ang baho na, di ba? So, nalilinis ka, pinapurge yung dumi. Okay? So, anyway, yan po yung mga dapat natin mag-take tayo. No? Pure in heart, puro, hindi sinungaling. Hindi mabastos, hindi kunwari, mapagkunwari, hindi dapat ganun. Dapat pag pure, kung sinabi mo, yun ang totoo. Okay? At wala kayong binabalak pa. Ano pa, mga peacemakers, ang gusto natin of course yung mga ayaw ng gera, ayaw ng away. Gusto ko mga bayo, minsan, yung mga lalaki minsan ganun eh, pero hindi kailangan, hindi dapat. Kung may gloves, okay lang. Medyo, ganun pa rin yun eh. Yung isa kasi sports yun eh, pero okay, maganda yung ayaw natin ng gera, away, sumpukan, di ba? So yun ang gusto ng Diyos, peace! At lalo na pag ikaw yung nagbabati sa mga nag-aaway, no? Gusto ng Diyos yan. Ano pa? Persecuted, ito na yung medyo nagtagal tayo last time. Sino malakas mga kasal dito? So, minsan yung inaasal niyo yung mga lalo, mahina, hindi masyado matalino, di ba? Lalo tayo mga Kristiyano, pero tayo dapat nagpapalakas, nagpapatalino rin tayo. Pero, minsan di maiwasan, aasa rin tayo. Hindi lang aasa rin, talagang titirahan tayo. Pero kung ginagawa nila yan, dahil ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, panalo ka doon, yung aral dyan. Okay? Magtatanggol ka ng Diyos at marami ka rewards. And then, nagtatapos na tayo ito, no? So, ang pinaka-reward talaga natin ay dahil sinasabi ko pa sa mga iba kasi ng mga bago. Kami, nanggaling pa kami isang Mateo Rizal. Alam niyo pa kung saan yan? Alam niyo yung Maynila? Medyo malayo, di ba? Tatlong oras yun dito. So, pero bakit kami pumunta dito para mag-share na salita ng Diyos? Mag-establish ng church. Hindi na basta mag-share kasi doon, mag-share na rin kami. May church din kami doon. Pero, maganda malawang eh. At may pagkakataon. Okay? So, kaya sabi dito, yan ang ginagawa ng lingkod ng Diyos, ang soul winning, para maligtas yung mga tao. And then, para yung tao ay maging kalugod-lugod sa Diyos. At natapos din natin yung light of the world, yung sabihin, dapat mag-iilaw ka. Amen? Kaya nabanggit ko sa inyo yung mga suot nyo daw, di ba? Nabanggit ko ulit yung mga kasuotan. Yan ang simple kaparaanan para mapakita mo maayos kang tao. Simple lang yan, di lagi ha. May mga loko-loko din na nagsusot ng maayos, kumari. Pero tayo, kung maayos ka, mag-start ka rin na maayos. Diba? So, sa next week, kung babalik ba kayo? Nasa inyo yun, pero sana bumalik kayo, okay? So, kaya yan, pag ikay nag-iilaw na, kailangan makakita kami sa tao para ang Diyos naman ay matutuwa. Okay, later na yun, pag kayo mature na, ligtas na kayo na, and then naglilingkod na sa Diyos. Pagkatapos namin last time, yung ano naman si Jesus, nag-focus tayo dito kasi dito tayo follow. Sabi ni Jesus, ako ay hindi ko sisirain yung batas kasi ang Diyos ay nagbigay ng batas. Sino gusto ng batas dito? Yung bawal ganyan. Sino gusto sa inyo ng laging gano'n? Karamihan sa atin hindi, di ba? Pero kailangan eh, yung nakakabuti sa atin. Example, na parin ang binanggit ko, huwag kang magmumula. Batas yun, di ba? So, maganda, pag sumunod ka sa magandang batas, mapapabuti ka. Okay? So, kaya maraming binigay ng ang Diyos na batas sa Bible. Lahat yun makakabuti sa atin pag tayo sumunod. Okay? Pag hindi, mapasama tayo. Ngayon, si Jesus ay inaakusahan na siya daw ay sumisira sa batas. Kasi, yung matagal na panahon na,
ang dami ng hindi tamang ginagawa ng mga supposedly naglilingkod sa Diyos. So pag matagal na panahon, parang tayo dito sa Pilipinas, karamihan sa ating Catholic, di ba? Kaya, ganun. So ngayon, ang palagay mo, lahat ng Kristiyano, sumasama sa Diyos-Diyosa, kasi yun, nakasanayan natin, di ba? Ilang taon na ba ang Catholic dito sa Pilipinas? Sa history niya yan. Ilang taon na? Sino yung unang nagdumating dito? Mga Espanyol, di ba? Lalo sila pula po. Ako, kailangan nyo mag-aaral. Sila pula po yung nanodod sa yung Pilipino na may paglaban. Okay, hindi siya basta-basta umayon sa mga Espanyol. Kasi ang dala ng Espanyol, gusto tayong sakupin. Ang dala nilang religion, yan nga, yung Katoliko. So anyway, natalo ba na muli yung Pilipinas? Dininyagan tayo lahat, Katoliko na tayo lahat. Ganun nangyari ko. Around ano yun? 15? Alam na nila, 1500s yun. Tagal na. So, 500 years ago. So, anyway. So, hindi ibig sabihin na nakikita mo, eh, mga Kristiyano, mga Pilipino, lahat siya Kristiyano. Tapos may mga Diyos-Diyos. Alam niyo, Diyos-Diyos, ha? Yung kunwari, tas long hair si Jesus daw, di ba? Long hair ba si Jesus? Sabi sa Bible, hindi. Kasi yung mga long hair dapat babae. Yan ang sabi sa Bible. Pag ang babae, maiksi ang buhok, hindi gusto ng Diyos yan. Pag ang lalaki, mahaba ang buhok, hindi rin gusto ng Diyos yan. Hindi yung nakita niyo sa TV, mga anime, mahaba buhok lalaki, hindi na ang uso. Hindi ganun. Okay? Kaya tayo ang ginagunin ng mga lalaki, masanay tayo ng ganun. Kasi nasabi sa Bible. Anyway, so, hindi ibig sabihin nakita mo yung mga nasanay ka na ng Jesus na mahaba buhok, yun na yun. Hindi isa sabi ng Bible, ayaw ng Diyos ng lalaki, mahaba buhok. So ano yung sabihin? May nangloko, di ba? May mali. So ngayon, ganun din si Jesus. Nung unang dumating sa senaryo si Jesus, ang daming galit sa kanya, hindi lahat. Pero especially yung mga religious leader, galit sa kanya kasi totoo yung sinasabi niya, sakulagi sila. Yung mga Pharisees, ayos yan. Kaya daming nagalit sa kanya. Kaya ina-explain ni Jesus ngayon, ano, hindi siya dumating para sirain yung batas ng Diyos. Kasi maganda yung batas ng Diyos eh, di ba? Ang sinisira niya ngayon, yung maling interpretation at practice ng mga maling tagapagturo. Yun yun. Kaya ngayon, sasabi niya dito, nililinaw niya, hindi ko gustong sirain yung batas, ang sinisira ko, yung maling batas. Okay, so sumisira ba siya ng batas? Yung maling batas. Pero hindi yung tamang batas ng Diyos. Okay, malinaw sana yun, ha? Kaya sabi dito, for very little, tapos tayo dito last time, eh. Dito tayo natapos pala. Sa 18. Kaya sabi dyan, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So, ang tinutulong po dyan, yung importansya ng salita ng Diyos. Kasi pag sinabing one tittle, is yung maliliit na gudlit lang yan eh. So kung importante yung maliliit na toldo, gudlit, importante lalo yung salita ng Diyos, di ba? So natapos kami last time. Kaya napapanood na ng Bible. Ngayon, dito, hindi kayo pipilitin basa mag-aaral. Pero encourage kayo, okay? Para malaman nyo, makilala nyo ng lubos ang Diyos na totoo. Okay? Diyan, madalas na hindi, dito tayo sa Bible. Yan ang pinag-aaral natin, okay? So sabi ng Panginoon, matutupad yan lahat. Ang problema doon sa iba, yung hindi magandang part ng salita ng Diyos, sino matutupad sa kanila, ano yun? Kasi sinabi sa Bible, may pupunta sa langit. Hindi lahat ng tao. Okay? Sabi niya sa Bible, may pupunta rin sa impyerno. Kaya yung iba, matutupad sa kanila, mabaso, kawawa sila, hindi natupad yung magandang pangako sa kanila. Natutupad is yung hindi maganda. Kaya sabi ng Bible, ng Panginoon, sigurado yan lahat matutupad. Kaya isipin na lang natin ngayon, saan tayo doon? Kung matutupad ang sinabi ng salita ng Diyos, langit o impyerno, sana sa langit tayo, okay? Natuloy ko lang. So dito ngayon, dito na tayo sa ating topic ngayong umaga. So pero bago yan, magpapatawa mo namin. Magpatawa. May joke mo na ako. So alam niyo ba yung mga, buti may lalaki, kanina po, may babae. Anyway, alam niyo ba yung pagalingan ng lolo?
alam niyo ba yan? Sabi niyo, kwento ko nalang sa inyo. Ngayon nagkwento ako nga rin, si Raven, si CJ, tsaka si Gerard. Wala na sila ginagawa, nagtatikot lang dyan. Nagkwentuhan sila ngayon, sabi ni Gerard. Ay, ito pa si Gerard. Ito na si Raven, sabi ni Raven, ay yaman ng lolo ko, alam niyo ba? Kung gano'n kaya naman, ang laki ng bahay ng lolo ko. Pag pumasok ka ng umaga, maliligaw ka doon, paglabas mo hapon na. Kasi ba? Tapos ka na bahay na gano'ng bahay, sobrang laki. Yan. Ang yaman naman ang talo. Kaso wala sa lolo ko yan, sabi ni CJ. Ang late na ng bahay ng lolo mo. Yung lolo ko, pag pumasok ka ng Lunes, ang labas mo, Sabado na. Gano'ng kalaki yun? Ha? Laki nun. Kasi maliligaw ko eh. So, eh si Gerard pala, aming hinarang ng lolo nyo. Yung lolo ko, pumasok siya sa bahay niya, 1980. Lumabas siya, 2000 na. Ang laki na ulo. Ang gawaan niya, ano ba yung bahay ng lolo mo bilang buwan? Bilibid pa na. Parang hindi kayo natawa. Mag-guess mo ba? Ay, payabangan. So, ganyan po yung mga nagpapayabangan ba kayo minsan? Mas mabilis yung ganyan po. Mas malaki yung ganyan. Mas mayaman. So, pero yung pag-uusapan natin ngayon, walang kwenta yung bahay eh. Diba sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Or what shall he give in exchange for his soul? Sa Tagalog, anong pakinabang ng isang tao kung mapasa kanya man ang buong sanlibutan? Mapahamak naman niya ang kaluluwa niya. So yung sabi ni Jesus, ulit, mas importante sa langit ka, di ba? Ay isa naman sa lupa, ang yaman mo nga, impiyanto ka naman pag namatay ka. Diba? So gusto ng Panginoon, tayo lahat maligtas sana. Kaya hindi lang gusto ng Panginoon. At yun sana din ang gusto natin. Pero, ito sabi din sa Bible, pinapag-aralan natin last time, yung mabuti, yung humble, hindi maspos, hindi mayabang. Ang pinapag-aralan natin last time, a peacemaker, diba? So, dapat ganun tayo. Pero, ito yung maganda. Eh, pangit muna, no? Yung negative. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. So, balik tayo sa ano, ha? Kanina, may ano daw ngayon, no? Kasalan. So, ba't di kayo invitado? Mamaya pa yung hapon. Pero pinaka-importante dyan, yung mga, ano, yung mga kasama sa ninong, ninang, baby spire, di ba? Picture lang po si papa mo. Picture lang mo. Picture lang mo. So, pangmado yan, di ba? Kasi importante sa kanila yung event. Kaya pumuntahan nila, tsaka yung isa't isa, no? Ngayon, kung marami may handaan na ganyan, sino yung unang tatawagin? Yung pupumbidahin, invite. Siyempre, yung mga tao, importante doon sa ikakasal. Ano niya? Kami din, kung kinasal kami ng mamayan, yun, may walang budget, hindi na katulad dito, iyaman ng mga taga-andana. Imbitado doon, wala pang 100. Bilang na bilang po yun, kasi binabudget namin yun eh. Ang budget lang doon, 55, kasama na lahat, pati kami. So, konti lang, di ba? So, pero umabot yun ang halos 70, kasi nga, daming dumalo eh. Anyway, so gusto niyo ba imbitahan din kayo sa mga ganong impasyon? Importante? Gusto niyo ba? So, siyempre kung pwede lang eh. Ngayon ang salamat sa Panginoon, yung langit maluwag at sa Diyos ay mayaman. Kaya hanggat maaari, lahat iniimbitahan niya, pumunta sa langit. Kaya kami, ano namin kayo, sishare namin kayo. So kami, nag-share kami ng Bible dito kahit saan, sa Mateo, Magtalba, Marikina, at isang halahala, Dilamonan. Bakit? Para yung mga tao pumunta rin sa langit. Kasi pag wala sila sa Panginoon, hindi sila sa impyerno sila.
Okay, hindi pwede nga. Basta bininyagan ako ng baby ako, gano'n, gano'n. Wala sa Bible na bininyagan ako, ligtas ka na, okay? Hindi gano'n nga. So kaya, ngayon, so yung mga ganyang handaan, ang madalas ma-imbita dyan, sino? Alam nyo ba? Sino yung madalas imbitahin dyan? Kahit hindi ka sa halad, sino yung mga madalas imbitahin? Yung mga importanteng tao, di ba? Tulad ng mayor, kasi mga kondisyonan, mga kaibigan, pwede kang bigyan ng manuman yan. Lalo yung mga kasalan, binyaga, manuman yan. Yung iba dyan, i-escort pa ng polis. Traffic pa yan. So anyway, ganun po yan eh. So pero ngayon sa langit, ang gusto ng Diyos, sana lahat. Walang patay-patay tayo sa Diyos. So umpisa, okay, spiritually, wala sa Diyos namimili ng mahirap, mayaman, hindi ganun ng Diyos. Gusto niya lahat sana. Okay, pero may sinasabi dito na cold list. Okay, kung ganito yan, nabagin ko rin yung budget namin sa kasal, di ba? Kung ngayon, magpapa-birthday ako. Sino yung birthday ni Lampel? Hindi ako nagpa-birthday. Kaya minsan nag-invite ako sa inyo na nagatampo ko. Kasi pag may birthday yun sa iba, wala kayo dito, di ba? Kaya naisip ko nagpa-birthday kaya ako lagi dito sa Sabado. Gusto nyo? Wala akong pera. Kunwari lang. Okay, magpa-birthday ako. Ang budget ko lang. Okay, gano'ng budget niyo sa pagkain? Okay, 10,000. Okay? Ang budget doon hanggang 100 tao. Kunwari, gano'n na lang. Entindihan nyo? So, hindi lahat may invite kasi may budget lang ako. Hindi na yung budget ng pera, siyempre. Hindi ko kayang pakainin buong halahala, di ba? So, may mag-iisip ako, sino yung invite ko? Sino yung invite ko? Ikaw, invite pa kita? Depende nga sa akin, sino yung importante. Diba? Pero mag-iisip ako, dinililista ko yung pangalan. Si Harriet. Ito, kaibigan ko na si Jonalyn, hindi kasama. Ay, ito si Athena, kasama to. Si Miguel. Gusto ko sana ng invite, kaso, yeah. May ibang tao na nasa huli ng listahan. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Gusto mo, nasa unahan ka ng listahan, nasa likod, nasa dulo ka na. Yung maaaring kang invite, maaaring hindi. Sino gusto niyong gano'n? Sino gusto ma-invite sa taras? Yung unang iisipin. Ay, gusto ko dito si, ano, si Raven. Diba? O, si CJ, hindi, ayoko. Parang ayoko. Si Joshua, pag-isipan ko muna, pag meron pa, pag hindi dumating yung iba, saka ako invite. Diba, ayaw niyo ng gano'n? Gusto mo ikaw yung pinaka? Nasa top of the list. Ikaw yung invite at sigurado. Okay, nagtitay ko na yung kwento kong cold list, cold great. So ngayon, ganun din daw pala sa langit. No, merong mga, siyempre gusto ng Diyos lahat maligtas. Kaso, di ba? Katulad na yun, pag nag-soul winning kami, sino yung gusto namin siyaran? Hanggat maaari. Kasi pag nag-soul winning kami, may budget din kami, oras. Kailangan lamang magdaman kami mag-soul winning, di ba? Pagod-pagod ka na nun. So meron lang budget yan sa isang linggo, dalawang araw, so nating dalawang oras. Sino mo unahin ko? Talagay nyo. Ay, nakita ko niya nagiinuman. Ay, share na namin ito ng Bible. Unahin mo ba yung nagiinuman? Eh, babastusin ka pa nun, di ba? Ang mga sagot nyo, puro kalokohan. Kaya madalas sa hindi, iuhulin mo yun. Kung walang-wala na talaga, di sige. Pero madalas sa hindi. So maghahanap ako ng matino. Okay? Minsan, pag namin nag-usual winning kami, medyo masyado maaga. So iba, tulog pa, wala, di pwede. Iba, di makakain. So unahin namin yung mga pwede na kausapin. Ganun yun. So, ganun din sa inyo ngayon. Sinong ini-invite natin dito? Sa pauna, lahat. Kaya parang kayo, na-attack lang kayo kanina. Pero, ang mahirap invite sino? Mga pilosopo, mga ninginom. Kaya tayo yung bakla dyan, hindi na talaga invited yun. Okay? Wala ng bakla sa inyo. Kaya sabi ko na, hindi na mo. Kita mo naman sa mukha yan eh. So, yung mga bakla, galit ang Diyos dyan. Okay, kaya hindi na in-invite. Kahit gusto nila dito, ayaw namin. Okay, kasi galit ang Diyos sa kanila eh. Anyway, ano pa?
So, natindihan niyo na? So, gusto natin, lalo ang Diyos, matuwa sa atin. At unahin tayo. Hindi man sa kaligtasan, sa ibang bagay pa. For example, nagpaula ng blessing. Okay, hindi sa inyo, buti meron dito ang COVID. May lugar na mahirap umulan. Kaya nagpapraya sa Diyos, Lord, sana umulan. Eh, minsan umuulan sa San Mateo, sa Halala, hindi. Yan ang ulan eh, may place-place lang yan, di ba? So gusto mo pag bumuhos yung blessing, kasama ka, tama? Tahimik ka na masyado. Gusto niyo ba ng blessing? Si Brother Jay, sa parang nagtanong, sino gusto ng blessing dito? Maraming wala. Alam niyo ba yung blessing? Ano yung blessing? May mga magandang bagay. Mamaya may merienda kayo. Gusto niyo, manuusan pa kayo? Hindi, iba kumakain kayo, wala. So siyempre, gusto natin blessing. Alam niyo yung mga blessing? Marami yan. Makalinuhan, pera, ano ba, lakasan, talino, ano ba, blessing, pabuo, di ba? Ay, ito, hindi ko ayahan dito. Ito, susundurin ko pa. Pabuo yun. Di ba? Iba, bibigyan ng damit. Iba, hindi. Iba, Bible lang. Iba, ano, wala. So gusto natin yung blessing kasama tayo. Okay? Hindi pa rin kayo nakaka-relate eh. Alam niyo, Pamasko. Yan, Pamasko na lang. Hindi kami niniwala dyan. Pero tradisyon natin dito sa Pilipinas. Diba? Pamasko. Sino ang gusto ng Pamasko? Sino nagkakaroling dito? Taas kami. Humahiya. Nagkakaroling. Hindi pala uso dito yan. Buti pa dito. Sa amin, napukulit ng mga bata. Pamasko po! Walang ganun dito. Ha? Salamat naman. Sa amin gano'n, parang namamalimos na. Uy, Pasko ngayon, tayo yung pera. Nakapal ng mukha din sa amin. Anyway, hindi walang gano'n sa inyo. Anyway, so gusto natin ang blessing ng Diyos. Ngayon, hindi pantay-pantay ang kasi yung iba, malapit sa Diyos. Matulad lang diba, yung attendance yun, gano'n may attendance yun. Pero alam po yung laging uma-attend. Okay, laging uma-attend, yung nakikinig. Yung ibang ma-attend nga, hindi naman naikinig. So alam ko din yun, pero hindi ko finally alam kasi ang Diyos na nakakalam na lang ang bagay. Amen? So pero, sino yung pagpapalain ng Diyos? Yung mga minsan-minsan absent, minsan wala, minsan nandyan, o yung laging naikinig? Ito mga taga-taga San Mateo pa to eh. E bakit nandito sila ngayon? Eh, may church naman kami doon. Kasi minsan iba rin yung preaching ko dito, iba doon. Hanggat maaari pareho, pero minsan may magkakaiba kasi iba yung crowd eh, di ba? So kaya importante, may mga klase daw ng tao na mas tinatawag. Mas nakakaintindi at mas madaling maligtas yung iba naman. Kasi nakikinig eh. Yung iba, kinausap mo na, sinaran mo na, medyo nakinig, mamaya hindi na, naiinip agad. Dami namin na experience na gano'n. Matagal pa ba yan, Pastor? Kaluluwa, pinag-uusapan natin ito kung sa impyerno ka o sa langit, nagmamadali ka. Gusto mong madali. Di ba? Kunwari ikaw, Raven, may pupuntahan kang kasalan. Tapos sinisira ka ng salita ng Diyos, Raven, para masigtas ka. Gawin mo to, magmainig ka muna sa akin, isang oras lang. Ano unahin mo? Ha? Ha? Ano unahin mo? Makinig na salita ng Diyos o yung kasalan? Kainan na lang, kainan. Ha? Ikaw, Gabriel. Anong papakinggan mo? Yun, ikaw, nakapisahan ko yung mga nga. John Wayne, saan ka? Saan nga? Kakainan? Sa? Salita ng Diyos, David. CJ. Yung totoo, Gerard. Kahit tutok ka na? Ayan, doon. Isubukan pa lang kayo. Ikaw, Antoinette ka rin ba? Tama? Janela Antoinette. Ay, ikaw yung Janela. Janela. Antoinette. Siya yung Janela. Siya yung Janela. O, Janela, tutok ka na ba? Diba? Kung ano lang, gutom ka na. Anong unahin mo? Bible o pagkain? Well, galing. Sana totoo. So, tama tayong tanta. Kasi,
kaligtasan mo yun eh. So ngayon, ang problema sa iba, mas inuuna yung ibang bagay. O paano yan? Alam ka naman lagi mong pilitin yun, di ba? So kaya ngayon yung iba, mas hindi natututo. The soul winning sa kaligtasan, yung iba, mahirap paligtas kasi mayabang yung iba, ano pa, hindi marunong, ganyan-ganyan, busy-busy, kumari, meron kami yung ano doon, sinira na akong ito. Siguro kasi tanda ko na, naglalaro na cellphone. Kasi sabi ko, o yan, siya nakita ng salita ng Diyos, parang maligtas ka. Ito na, busy ako eh. Sa laro, so, nakakalupot na iwan, pero gano'n ang iba kasi. So, kaya titiko lang dito ha. Sino daw yung called great in the kingdom of heaven? Yung mga una, nakikinig, sumusunod, at pag nasumusunod ka ngayon, ituturo mo din yun. Kasi alam mo, sa galing sa Diyos yun eh. So, hindi ka kontento na sa'yo lang yun, di ba? Pag nag-umundad-undad pa kayo, actually, pag nag-mature kayo sa pananampalataya, hindi kayo makakontento na kayo lang yung aral ng aral. Gusto nyo later, kayo mag-i-share din. Amen? Kaya dito, diba, nag-i-share na rin dito. Ang sarap dyan. Walang tatalo dyan. Kasi iba dyan, puro payaman lang, puro papogi, puro pakyo. Puro pasarap, di ba? Hindi, masama kung pasarap minsan-minsan eh, di ba? Pero pag puro gano'n na lang, di ka naglilingkod sa Diyos, may maliisip sa araw, makapatay ka din, anong gagawin mo sa kayamanan mo? Wala na, iwanan mo lahat yun. Ang Diyos ngayon ang magre-reward sa'yo kung anong ginawa mo sa Kanya. Okay? Again, hindi ka maliligtas sa gawa, maliligtas ka sa pananampalataya lang. Pero, pag ligtas ka na, maganda, gumawa ka magtingkod sa Diyos para marami kang rewards, okay. So yan, so again, in-apply ko lahat ha, sa kaligtasan, tsaka after ng kaligtasan, maganda, sumundan tayo sa Diyos para yung kung saan niya tayo tinatawag, magpalain tayo doon. Mas marami, mas madalas, mas matutuwa sa atin ng Diyos, okay? Hindi tayo hindi mo, nakalimutan ko si, ano, si Raven, ay sorry Raven, nakalimutan kita. Pag naglilipid ko siya, hindi makakalimutan. Precious ka sa harapan ng Diyos. Ako, bilang pastor, ganun din. Pag may mga iba, hindi ko na nakikita. Siyempre, kahit gusto kong makita, gusto kong i-follow up. Pag hindi mo na nakikita, ilang best follow up, ayaw. Kasi nakakalimutan, sino nga ba yung ano? Ganun yun. So, kawawa ka naman, di ba? Wala ka matutulog sa'yo. Okay? So, sana, so yun ang ano ko sa inyo, tutulungan namin kayo, makilala ang Panginoon ng lubos, paano maglipot sa Diyos, paano palain. Ang part nyo naman, at least attend, magtanong, maganda yan, magtanong. Mamaya, may Facebook kayo, chat ko kayo. Okay? Ngayon, ilang minutes na po ako, sorry. 33. So, may another ano dito. Para lang maintindihan natin yung sabihin nun. Okay? Kasi po yung iba, hindi paano mo malalaman, pastor, kung pwede ka na, kung pasado ka na, paano malalaman? Lagi may ganun, ano, di ba, tanong? Kasi lalo sa ginagawa natin dito, minsan ang hirap i-measure eh. Gano'n ba ka spiritual yan? Gano'n ka ba ka mahal ng Diyos? Basta, mas mahal ko ng Diyos, para yung kanina. Mas mahal yung lolo ko, magaling. Paano mo malalaman kung sino mas malapit sa Diyos? Minsan, mahirap malaman, pero ito yung isa sa mga example ng Panginoon dito, yung mga Pharisee. So, sa mga hindi pa nakakalam ng Pharisee, magkiting ko na lang kasi mga bata ito eh. So, ito po yung mga Pharisee, pwede mo ikumpara yan sa mga tao dito na sinasabi nila, nagliligo sila sa Diyos, sinasabi nila, baka Diyos sila, pero hindi pala. Ganun yun. May mga tao ko ay kilala ganun mga hipokrito, tao doon, teke. Okay? Sa amin, eh, oh, may pagmahal na araw, may nagagano ito ba dito? Hinahataw yung sarili. Meron? Wala. Sa Pampanga, meron daw. Sa amin, minsan meron din. So, gawain niya mga yan, lalo sa Quiapo, gagawin nila. Kunwari, spiritual as ito, alam mo yun, puro, pati damit niya, puro Jesus na peke. Kala nila kasi si Jesus yun, yung long hair, Nazareno, sa January. So, kunwari, spiritual yan, no? Pag-pray pa ng Rosario. Pagkatapos silang hatawin yung sarili nila, at dugo-dugo na sila. So, piling nung iba, piling na, spiritual naman ito, makadusto. Pagkatapos na, mag-uugas lang, iniinom na yun. Mag-iinom ba kayo? Mag-iinom ba kayo, patanda nyo?
Sana hindi. Kasi yung sinasabi sa mga bata, di ba? Pero pagdating na sa edad na yun, minsan hindi tayo makaiwas. Pag hindi kayo natulungan ng Bible, kaya kung hindi ako ngayon dati, natanasan ka doon, kasi balikan yun. Hindi maganda yun. So tanong ko nga, bakit itong mga to, hataw-hataw dyan, play-play, tapos banda ka, inuman, at gano'n. Kasi pump ito. Ibig sabihin, hindi totoo. Hindi pure. So yan ang iniiwasan natin. Kung gusto mong ma-measure talaga yung mga spiritual, hindi sila ganyan. So ang tawag ng Panginoon dito, righteousness katuwiran. Okay? So isa-isa lang natin ha. Sinong mas spiritual, sinong mas malapit sa Diyos? Yung nag-church ng, sabihin natin, 10 times a year? O yung 5 times a year? Sinong mas spiritual doon? Yung 5 beses sa isang taon o yung 10 beses umakit sa isang taon? Sinong mas spiritual doon? Magat naman kayo, sino? Isang po yung 5. Siyempre yung 10, di ba? Pero pala yung kangal yun, yung 10 lang. Yung ilang linggo sa buong isang taon? 52 average, no? Or madala sa hindi 52. Kung nakasampo ka lang, magsak ka nun. Okay? Pero mas spiritual yung 10 kaysa 5. Di ba? Yan, yung gusto sabihin dito. Ano ba, yung nagpe-pray ng isang beses sa isang araw, yung isa tatlong beses sa isang araw, sinong mas spiritual doon? Sinong mas righteous? Yung tatlo o yung isa? Ha? Ilan? Sino? Sagot. Ating na. O syempre, tatlo. Kasi mas madalas eh. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, dapat lagi kang nag-pray eh. Yung isa, isang beses lang, yung isa, tatlo. Hindi yung tatlo. Mas spiritual. Okay, righteous. Ito din ha. Kaya sabi ng Panginoon dito, yung righteousness natin dapat lagpas pa sa mga Pharisee. So, gano'ng ka-righteous nun? E paano yung Pharisee? Lahat na lang ginawa nila eh. Dinumino ang galaw niyan. Ay, huwag ka magbubuhat ng ganyan. Inaalam nila yan. Nakikinig pa ba? So, kumpara lang natin sa mga Katoliko. Yung mga Katoliko iba, yan, rosaryo, tatlong araw, tatlong gabi, tatlong araw sa isang araw, tatlong beses sa araw. Mga Muslim, ganun din. Ilang beses sila? Tatlo din yun. Tatlo din yun. Talaga maglalatag pa yan ng ano, kahit sila kabutan. Alas 6, alas 12, alas 6. Hindi na, pumari lang yun. So, kung ganun sila ka mag-observe ng batas, parang tatalunin yun. Diba? Kaya mong talunin yun, basta alamin mo muna yung tama. Katulad na nabanggit natin kanina, kahit 100, kahit hindi ka humihintong mag-rosaryo yung ganyan, dati meron akong lola ko, meron ganun eh. Hindi na umaalis sa kamay niya yung rosaryo kasi nasa dito niya na yun. Nakita na ba yung ganun? Spiritual ba yun? Kasi tuloy-tuloy yung prayer, kaso mali. Diba? Kaya naman ikaw kami, kunwari lang, si Gerard lagi yan dito sa church. Pero sa bahay naman, loko-loko naman. Eh si CJ, minsan-minsan lang dito. Pero mas ululoy sa magulang. Diba? Sino mas spiritual sa kanila? Yung mas ululoy. Nakikita niyo ba? Pinukumpara natin yung tunay sa hindi. Yung mga kunwari lang sa tunay. Yung ginagaya. Gusto ng Panginoon ngayon, dapat totoo tayo. At sumunod tayo ng totoo sa Diyos, sumunod ng totoo, kilalaan siya ng totoo, so lagpas-lagpas na tayo sa mga hipokrito para tayo ay mapunta sa langit na sabi doon. Pero mamaya, share natin yung pananampalataya lang, okay? Kasi halo-halo ito sa Matthew 5. So ito pa yung another example. Sabi nito, you have heard that it was said of them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill may be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Whosoever shall say to his brother, Rica, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. So, bilisan ko lang ha. Ang sabi daw dati, huwag kang papatay para hindi ka nating kulog. Ganun na lang muna. Kasi sabi sa Bible, pag ikaw daw galit ka sa kapatid mo, nang walang dahilan na matama. Anong ibig sabihin nun? Makukulong ka ba dapat? Ha? Depende.
Kasi ang batas ng Diyos, sino mas mataas ang batas ng Diyos o batas ng tao? Batas ng Diyos kasi yung pinakatama. Ngayon, yung tao, ginagaya yung batas ng Diyos. Tama yun. Kaso minsan may pagkakaiba pa rin. Katulad nito, sa Bible po, ang Diyos walang pinapakulong. Alam niyo ba yun? Sa Bible, hindi pinapakulong either panuin, pagbayarin, o patayin. May ganun, pag sobrang loko-loko na, yung mga napakinan nyo, mga bakla, hindi papatay. Pero, galit ang Diyos dyan. Kaya ang ginagawa ng Diyos dyan, pinapapatay yun. Pag sobrang loko-loko na, yung mga sobrang dog lord, mga ganyan, hindi yan kinukulong. Kasi nang gagawin sa kulungan, diba? Pag kinulong mo yan, kailangan niya pagkain, kailangan niya ng tirahan. So kaya ginagawa sa kanila, pag sobrang loko-loko na, pinapatay na. But anyway, gusto ko sabihin dito, kinumpala ng Panginoon yung ano, yung pagpatay sa pagiging galit ng walang dahilan. So, yung sabihin pala, dapat huwag kang magagalit ng walang dahilan. Ibig sabihin ng pamatay ng Diyos, matindi. Okay? Pero kaya natin yun. Kaya mo ba yun na huwag magagalit? Mahirap yan, Pastor. Pero pwede mong improve yung sarili mo. Okay? So, medyo binilisan ko lang, ha? Pero gusto ko lang sabihin, may mga tao sa kanya yung detalye. May mga tao mas malapit sa Diyos. May mga taong sa palamilan nila, malapit sila sa Diyos, pero hindi. Kaya dapat talpasan natin yun. Okay, i-share natin sa inyo. Okay, so meron pang isang sinabi dito, yung mga nagre-regalo naman, no? Regalo, nagre-regalo. Wala ka pala yun ako. Anyway, sa church, yung mga nagbibigay. So tayo sa atin, it's just, next time, ilagay nyo dyan, ha? Yung offering box. So may mga taong nagbibigay sa church, kaso, ano, hindi tama yung puso nila. Ibig sabihin, may kagalit na hindi dapat nila kagalit. Okay? E, importante sa Diyos yun, na magkakapatid, dapat may kapayapaan. Okay? Importante sa Diyos yun. So importante rin yung pagbibigay, kaso mas importante yung samahan natin. Kaya sabi ng Panginoon dito, kung mayroon kang kagalit, kapatid mo, ha, hindi loko-loko, hindi mga bakla to, ha, mga kapatid. Okay? So pag ganit ka, iwanan mo muna yung offering mo bago ang offering, mas unahin mo yung kapatid mo. Okay? Importante sa Diyos yung pagiging magkakapatid natin at kapayapaan. Okay? And then, yung isa pang bagay dyan, na paalala lang niya bago tayo bumalik sa amin. Pag talaga may kaaway ka, isa yung huwag mo daw patatagalin. Okay, mag-reconcile na agad kayo. Kasi, hindi mo alam, pag pinatagal-tagal mo pa yan, pwede ikaw yung maparusahan. Eh, pwede mo naman ayusin agad. Pwede mo ayusin. Da? May example sa Bible niya, yung mga mati dito kay Brother James sa Genesis. Sino yung gusto patay ng kapatid niya? Sino yan? Yung kapatid niya gusto yung patayin. Sino yan? Sa Bible, Genesis. Antanet. Dalawa yun eh. Si Iso, tsaka si Jacob, tapos isa naman, si Abel, tsaka si Cain, no? Hindi gusto ng Diyos yun, nung mapatay yung kapatid mo. Kahit nakawang ka pa niyan, bayaan mo lang. Kuruhan mo, pero huwag mong papatayin. Kaya gusto ko sabihin dito, huwag mong patagalin. Pag galit ka sa isang tao, i-reconcile mo yan. Right? So, balik tayo ngayon dito sa ating tema. Kasi daw, pag hindi mo ginawa yun, you will be called least. Ang sabihin, hindi mo tumanggo sa'yo, yung blessing mailap sa'yo. Alam mo yung sabihin nun? Yung iba may blessing, ba't ikaw wala? Diba? Last time, namigay kami ng ano dito. Minsan-minsan lang naman yun, meron kayo mama lang yun. Pero yung iba kasi, pag laging andyan, meron blessing, diba? Sa amin, ganun din. Kahit saan yan. Lalo na patungkol sa Diyos. Okay? Kaya sana panalangin natin sa inyo lagi kayong nasa church. Nung sa bahay naman kayo, basahin ang Bible nyo. Para ang blessing, tuloy-tuloy. Amen? Natututo kayo, nalalayo kayo sa maligawain. Kasi ganyan po yan, agawa po yan. Pagkalis na naman natin dito, mamaya, dyan na naman kayo, mag-cellphone na naman kayo.
Eh, sabi ni Pastor, pangit daw yung ano, TikTok eh. Puno nga bastos daw dyan eh. Hindi yeah, wala nang battery. Anyway, but then yung isang mic. Okay. Hindi ka sila terse. So, sabi ni Pastor, masama yung TikTok eh. Ano gagawin mo? Ano mo bastos yan eh? Ano eh? Ikaso, mamaya ikaw naman yung mamimili. Hindi ka lang pwede pilitin, di ba? Pero pag lagi mo naaalala yung salita ng Diyos, ano? Hindi ka mahihirapan. Di ba? Kasi alam mo yung salita ng Diyos. Madali kang akayin sa tama, mahirap ka ng iligaw. Pag alam mo yung salita ng Diyos, dahil nga nasa church, pakikaibigan mo, paalalahanan nga, di ba? Katulad ko na ni Athena, tsaka si ano, magkaibigan, for example. Eh si, ano, gusto ko ng TikTok talaga eh. Ano ba yan? Eh, di ba sabi mo, pag-isipan natin sa Bible, ano yan eh. Hindi gusto ng Diyos yan eh, di ba? So kung may kaibigan ka sa taga-church, baka paalalahanan ka lagi, tama? Yun, kaya ano pa yung mga pagandang gawain? Ayan, puro ka memory verse. Ano pa? Mabuting gawa. Ina-apply mo. Okay? Ayan, may mga Facebook tayo. Anong pinupost nyo dyan? Kung kalokohan? O puro Bible? Ano kasi light of the world tayo. Maganda. Nakikitaan tayo ng magandang mga pag-ugali at yung pati iniisip natin. Hindi pinupost mo dyan. Kung walang kamayta, puro yabang. At ito nga pala yung kinain ko kahapon. Ngayon, kanina. Pala, katabi mo lang yun. Hindi sa'yo. Lalo sa akin, puso yan eh. Nagpunta pala ako ng ganyan. Okay lang yung minsan-minsan, huwag lagi. Hanggat maaling yan, hindi na kailangan yun. Okay, ano pa? Peacemaker, pure. Yan ang lagi natin ugaliin. Para tayo ngayon, bukod sa madaling maligtas, pagligtas ka na, ano, madaling ang pagpalain. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, madaling blessing, malapit sa'yo. Okay? E paano mo natuto niyan? Bata ka pa lang ha? Paano mo nalaman masama yan? At paano mo nalaman maganda pa lang ganyan? E kasi, umaatid ako lagi. Nakikinig ako. Pag umaatid ako, nakikinig ako. Binabasa ko pa yung Bible. Okay? So, yun ang maganda. Ang ating total yan. Okay? So, again, marami pa tayong aralin. Ito po yung Bible, yung Testament pa lang to. Pero syempre, maganda. Tinutulungan naman kayo eh. Sana lagi kayo nasa gawain ng Diyos. Amen? Sinabing amen, tama ba? Ganun lang po yun. Tama ba? Amen. Amen. So, ganun po yun. Sikapin nyo ha. So, ngayon, okay, share na namin kayo para maligtas. Ano ba? Iba naman, salamat sa inyong pag-atin. Sana lagi, ha? Hindi naman sa inyong kalabisan to, no? Once a week. Sa amin, 3 times a week, eh. Kasi gano'n eh, yan. So, kasi yan. Blessing yan. Okay, so this time, i-play tayo. May tanong ba? Question? Tanong? Naiintindihan ba? Sana meron. Anyway, basta atintihin natin. Basta kami, bigyan namin yung Bible. Tatanong ko sa kanila. Oo, toto kayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mag-listang o ba tayo pray. Pag-aaral sa aming salita, Panginoon, sa inyong salita, I mean, Matthew 5 pa lang, I pray na kayo po ang magpabunga nito sa puso at isipan ng mga umatay dito, Lord, mga member dito, Lord, at mga bisita. I pray na matindihan po namin na ano yung magandang gawain, and therefore, desire namin na kami ay called great in the kingdom of heaven, Panginoon. Makita na sa iba yung Panginoon, makita namin iba, talagang ayaw sa inyo, hindi kayo mga hinayak, subukan namin sila paglikuran, pero hindi talaga. Nakita namin yung prinsipyo sa iyong salita, ganun pala yun. Minsan yung iba yung talaga hindi masyadong binatawag kasi sa mga maraming kakadahilanan na pag-aralan namin, Panginoon. So, I pray. Yung awa, Panginoon, na ito. Mamaya, siya na namin kung nakaibigan dito, Lord. I pray na ligtas nyo, Lord, sila. Pero hindi ko na rin namadalas na umaatin, Panginoon. Na iba nyo yung isang buong ties, Panginoon. Nagigabayin na puro sila sa tamang decision, Panginoon. Sa kanilang spiritual life, pero di ko sa kanilang mag-aaral, magpapabaw yung iba, hindi mabuti na na, mga kaibigan, may ulang ang higit sa bawat isa,
kumulong at magdabang kami. Ako, kayo malunati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, gusto mo tayo sa patalabaysa and then pag-usapan natin kung paano. Isa lang. Presentation. Sino meron? Sila. Presentation pa lang. Ano pa lang presentation? Ay, nakaano sa inyo. Let's have it. Go.